Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang hali pa, wag ka pa sa tambahan. Tapos yun, maraming kay Beyonce. At dahil Wednesday po ngayon, uh-huh, kasama po natin, yes, ang pinamagandang naman abogada sa Baratang Lupa. Uh-huh. Mabuhay sa Turnip Langit, a.k.a. J. Lo. Yes, magandang po kayong lahat, mga kabungangan Nixters. Syempre, diba? At maraming salamat sa kapitapitagan bilagang bukid ng DWIZ. Ay. Iba kung di si... Beyonce. Papayagan po kami sa ano, sa YouTube, sa yes, Facebook, sa DWIZ app. Siyempre sa radyo. Oo. Download yun na yung app. Merong available, yes, sa iOS at Android. Correct. At like, subscribe, share, and lahat-lahat na lang. Yes. O, babatiin muna natin muna. Happy birthday to Johanna, oh, Andre G. Estrada from Tita Juday. Ayun. Happy birthday din kay Hans Clark Ramos from Joanna Luna. Yun, panahinop lang siyang panchicha. Nako, huwag natin ubusin ang oras ito kasi meron tayong napakahalaga at napaka-espesyal na bisita. Ay, true. Live! Live na live? Oo, live na live. Oo. Grabe. Eh, ngayon, ito nga. Eh, siya ay, actually, ano so, tatakbo. Tatakbo? Yes, tatakbo siyang... Akala ko sa ano, runner. Ay, hindi, ako lang yun. Ay, ko lang ba yun, runner? Pagkat matakbok sa utang. Oo. Eh, siya ay tatakbong senator. Alam mo, kilala mo ako, di ba? Bihira ako mag... Hindi ako nagsasalita about politics. Una, nasa yes, business ako. At hanggat hindi ako naniniwala, bukod sa credentials, mm-hmm, at yung sa mundo ng kababalaghan, ay, yung aura niya madumi, maputik, ay talaga wala akong pake. Naku, may kilala ko ganyan. Kahit na ano, talino pa niya. Oo. Pero itong taong ito, nako, diyan natin malalaman. At diyan ko mapatutunayan sa inyo kung gaano siya kagaling, okay, at kaganda ng kalooban. Gusto ko yan. Oo. Ngayon, ang kanyang, ano muna natin, ha? Yung bago natin siya ipakilala, sabihin ko muna yung mga credentials. Oh, sige. Okay. Mm. Siya ay, of course, graduate ng UP. Mm. Department, ano siya, sa political science. Okay. Political science siya. Nag-master's din siya, honors program. Mm-hmm. Of course, political science din. Mm-hmm. And then, nag-law din siya, UP. Talaga? Puro UP, oo. Puro UP. At nag-bioethics din siya, mm-hmm, sa College of Medicine. UP pa rin. UP pa rin. At ngayon, UP na naman. And si Pag, candidate siya for Doctor of Public Administration. O, di ba? Kulang ba? Kulang pa ata? Kulang pa natin? Oo, tapos mahal pa kung i-chika rito. Hindi niya alam kung ano sasabihin ko eh. Ano pa? Oo. Kaya, wala akong script. Wala akong script. Lang, oo. Parang yung ginesin kaya, natin. Kaya alam ko naman wala ka namang script eh. Wala, oo. Oo. Ito, kaya hindi tayo humihingi ng advance copy. Wala mo lang advance copy kasi matatalino ng guests natin. Okay. Assistant professor siya dati sa De La Salle University, sa Department of Political Science at saka International Studies Department. Mm-hmm. Naging senior lecturer din siya sa College of Dentistry, College of Medicine ng UP. Dentistry din? Oo. At, kailan ko na yan. Yeah, at saka senior lecturer din siya sa Department of Political Science sa UP Diliman. Baka kilala niya si Clarita Carlos, di ba? Pagkatapos, ng daming among sa mga awards niya, alam ko marami itong awards eh, ay 100 Influential Filipinas for the Year 2015. At binigyan din siya award ng Women Lawyers Circle. Mm-hmm. At ito ang pinakamaganda, alam mo? Ano? Nag-work siya sa tatlong branches ng government. Oh. Yes. Naging judicial staff head siya, mm-hmm, sa Supreme Court. Mm-hmm. Sa ilalim ni Chief Justice Art Panganiban. My boss. Mm-hmm. Kaya kilala ko to. Mm-hmm. Tapos, nag-work din siya sa legislative naman. Naging bahagi siya, Chief Political Affairs Officer ni Representative Lani Revilla ng Cavite at later on kay Jose Riap naman ng Tarlac. At ang pinakahuli ay naging Chief of Staff siya. Ito mo, staff head na nga siya ni Panganiban sa judiciary. Naging Chief of Staff pa siya, no less than ang pinakamataray na senatora ng Pilipinas, Miriam Defensor Santiago. Ay,
saan ka pa? Mm-hmm. Di ba? Malangit na wala. Nakakatakot maging staff head niya kung yung gumanga, di ba? Mm-hmm. Ang taray-taray. At later on, 2016, hindi siya tinanggal. In fact, nag-serve siya sa panahon nga ni President Duterte, undersecretary. Ang haba naman ng kadensya sa babaeng yan. Ng Department of Budget and Management. Oo, DBM. Oh, siyempre marami tayong malalaman diyan kasi kay ano siya, kay Dominguez ata. Oo. Oo, nag-serve. At kilala ko 'to kasi bossing ko 'yan. Pero sa totoo lang, nung una parang sabi ko parang mahihirapan siya makapasok sa top 12. Mm-mm. Una, hindi masyadong matunog yung pangalan niya kasi quiet totoo, lang siya. Oo, yes. Napaka low-key. Low-key talaga. Mm-mm. Plus wala pang pera ito. Oh, maralita ito. Oo. Ay, nako. Kilala ko to eh. Saka, ito yung nagtsaga sa akin kasi naging boss ko to. Oo. Pero napatunayan ko ilang beses na yung kanyang kalooban. Mm. Kung hindi lang nag-retire ang Chief Justice namin si Panganiban, hindi ako aalis at siya yung pinakagusto kong naging boss ko. Ayan. Yes. Pinakikilala ko po sa inyo, mga katambay, sabay sa mga kabungangan Nixters, ang tatakbong senadora at naku, pag hindi kayo talaga bumoto ha, kukulaman ko kayo. Okay. Walang iba kung hindi si Agnes Bailen. Magandang umaga po. Talagang worth it talaga. Yes. Dito. Kasi alam mo naman ngayon. Oo, because nga. Of virtual talaga. Pwede na tayo magpa-interview sa bahay. Tama. Pero, nung sinabi ni Nick, pwede ka bang pumunta sa Mandaluyong? Sabi ko, sige, pupunta ako. Pero talaga, hindi ko na-miss ang traffic. Hindi ko na-miss ang traffic. Correct. Pero, kung sakaling mananalo ako, tatrabahuhin natin ang traffic. So, oo naman. Ang bilis. Traffic. Yan una-una. Hindi lang sa Metro Manila. Siyempre, mga cities. Diba? Pati cities. Kasi iba namang mga lugar sa Pilipinas, wala kang kalye. Correct. Paano magkakatraffic? Correct. Lalagyan natin ang kalye yun. Ayun. O, lalagyan ng kalye. Ang galing, ano? Ang bilis. Ito, una kong tanong sa kanya. Anong nag-udyok sa'yo? Bakit? Kasi alam ko, hindi ka naman talaga, hindi ito political na tao eh. Napaka-quiet nito eh. Correct. Nakatutok to sa trabaho eh. Iniiwanan ko nga ito sa office basta matapos ko lang yung gawain ko. At saka hindi siya yung namimilipit ng nanakal sa'yo. Hinahayaan kanya. Kasi result-oriented ito eh. I know that. At saka hindi ito kukunin ni Chief Justice Panganiban kung hindi ito magaling. So, anong nag-udyok sa'yo o nag-convince sa'yo kaya tumakbo ka ngayon bilang senador? Mm-mm. Ang nag-joke sa akin talaga, prayers talaga, Attorney Nick. Alam mo naman na, at saka, naku, Agnes, diba? Nick na lang. Kasi siyempre, alam mo, ang hirap maging abogado sa Pilipinas. Lalo na kayo yung nag-take down bar, diba? Kung dalawang araw na lang. Na-disqualify kasi wala daw honor. Yes. Ang hirap gaya, ang taas ng standards. Correct. Kaya kailangan, pag sinabing attorney, pagmangalanggakan natin. Okay lang yan. Alam mo naman ako, pianista lang naman ako. Isang abang pianista. Anyway, so, tuloy mo. So, alam niyo naman na nung umalis po ako sa DBM noong August 2020 po, ang nag-recommend po sa akin si Secretary Benjamin Joklo. Ayun, Joklo pala. DOF po si Secretary Dominguez. Nakikita ko lang po siya pag budget delivery. Okay. So, si Joklo pala. Oo, si Secretary Joklo. Kasi nakatrabaho ko na rin po siya. Kasi naging consultant po siya ni Senadora Miriam Defensor sa Chamba at pati yung kanyang anak po na si si doctor na po Justin Jokno Sikat na siya yung head ngayon ng PIDS. Okay, okay. Noong naging consultant po sila ni Senadora Miriam noong 2004 po, kinuha po namin sila kasi ako po yung chief of staff ni Senadora noon para maging budget consultant ni Senadora. Okay. Alam mo naman, kaya pala alam na alam ni Miriam Defensor yung kalokohang ginagawa. Oo, kasi nga, alam mo, tayong mga abogado, hindi naman talaga priority talaga sa atin ang kaperahan. Ang importante sa atin ang justisya. Correct. Correct yan. Correct yan. At, you know, yung talagang karapatan talaga, right to life, right to liberty, di ba? Right to property, and the right to pursue happiness. Ay, gusto ko yan. Mabibigyan na ba ako ng happiness? Ang nangyari, tayo, hindi naman natin masyadong iniintindi yung pera. Mm-mm. Kasi akala natin yung pera, ang training natin, lalo
noong unang panahon, di ba yung pera marumi? Oo, oo. Di ba, pag masyado ka nakaano sa pera, eh parang ginadyos mo yung pera. Yes. Kaya parang sa atin, we don't want to talk about money. Pag lalo na sa magkakaibigan, no? Pag alam mo naman, pagkaperahan, yes. Pagkakasira na pagkakaibigan yan. Tapos di ba mga kaibigan sasabihin, ay, pwede bang pautak? Yung mga kaibigan mo, nasabihin, ay wala akong pera. Eh, paano ngayon, lalo na ngayong pandemya, saan tayo lalapit? Tama. Sino ang kaibigan natin? Eh, ang nangyari, ang nalalapitan na lang natin ang gobyerno. Tama. Pero ang nangyari ngayon, dahil nga konti nga ngayon ang revenue, nangungutang tayo. Yeah. Kaya kailangan, alam talaga ng tao na ilulukluk natin. Kasi ang trabaho po ng senador ay gumawa ng batas. Tama. Yes. At mag-deliberate din sa budget. Di ba nag-retire ka na noon, di ba? Oh, kasi noong 2020, entitled na ako. Oo, nagulat ako retire. Kasi sa group namin, di ba nagsabi siya mag-retire. Ako na, ang bata-bata pa ni Agnes. Bakit biglang nag-retire? Paano ka na nag-isip na bigla na lang magpatakbo ka sa Senate? Tinatapos ko na yung PhD ko. Pumasa na ako sa COMPRE. Alam mo naman kasi sa UP. At saka sa ibang mga academic institution. Kahit abogado ka, undersecretary ka, wala silang pakialam. Kailangan meron doctorate degree ka. Kahit yung kalabang mong doctorate degree, fresh, wet behind the ears. Pag may doctorate degree yon, at ikaw ay naging undersecretary, mas mataas pa yung ibibigay nila dun sa may doctorate degree. Kasi ang nangyari, kinonsider ko na mag-apply sa isang departamento. Tapos ayun ang sinabi sa akin, na kumbaga, may nag-a-apply nga daw na isang kakakuha ng doctorate degree niya sa Singapore. In her 20s, tapos ako, with my experience, sabi niya, mas mataas pa daw ang bibigyan ng ranking yon. Oh my God. Kaya parang feeling ko, bakit ganun? Anyway, so parang tinabangan ako. Parang sabi ko, hindi na ako magsasubmit doon. Kaya sabi ko, tatapusin ko na lang muna ang aking PhD para pag haharap na ako sa sa mga co-consider. Sabi ko, ito na yung doctorate degree ko. Isampal. Lahat ng mga co-conditions ko. Ano pa yan? Okay. Correct. Kaya, kahit na ano, alam ko kasi si Agnes, alam niyo sa mga kabunganga at sa mga tambayers, si Agnes kasi hindi yan yung nakutugtati sa pera, hindi yan nasisilaw. Nagtataka nga ako kasi malaking gagastusin sa pagtakbo sa Senado. Yes. So despite your parang kakulangan sa pagdating sa kaperahan, at alam ko hindi yan nangungutang ko kanang kani-kanino masinop yan sa pera talagang pinush mo pa rin, ano? At saka nung nag-file ka, mag-isa ka lang, nakita ko yung picture mo nga. May kasama naman ako. Volunteer ko yung kasama ko. Otherwise, ko pa lang siya nanikita. Yung iba may mga press, pero ikaw wala. Mag-isa ka lang na, ano, para sabi ko, nakakaawa naman si Agnes. Pero sige, despite the lack of ano. Sa totoo nga, sabi nga rin ng iyong kaibigan na si Igor. Ay, oo. Hindi, mamaya kukwento ko si Igor, paano ko nakilala. Sabi nga yung sinabi ko, tatakbo ako. Ano sabi niya? Sister! Seryoso ka ba, sister? Kita mo? Pareho kami, di ba? Yung isang kapatid ko naman, sister, likalabas tayo sa bahay, kukuha ko ng bato, pupukulin ko yung ulo diba? Ko. Bakit katatakbo? Alam mo naman, it's about correct. Money politics. But alam mo, Nick, nung marami na kasi akong pinagdaanan ng mga challenges sa buhay ko, lalo na inalagaan ko yung mommy ko, di ba, na she was fighting for her life. And then, ang favorite biblical verse ng mami ko dati, Psalm 23, which is, the Lord is my shepherd. Yan din ang favorite ko. Pero nung lumalaban siya sa buhay niya, na na-confine siya sa hospital, sabi niya, anak, palibago na ang aking favorite verse. Iba na. My grace is sufficient for you. Because it's in weakness that God's power is, you know, magnified. So parang, ayun pala, message pala yun ng mami ko. Ayun na magiging parang guiding point ko. Kasi sabi ko, nung yung mga tumatakbo si Bishop, walang experience sa government. Sa Bible, kasi nagsimula yun sa Bible study. Yes. May isang Bishop, tatakbo daw siya. Yung dating retired Navy commander, tatakbo rin daw siya. Ako, nang pinagdaanan ko yung iba't ibang sangay. Tapos, nagpe-pray tayo ng mga leaders natin na sana tutulong sa atin sa dinadaanan natin ngayon. Kasi hindi madali ang pinagdadaanan natin. Pandemya, nagkautang-utang tayo, di ba? Parang, I mean, tapos ang taas-taas ng expectation natin because we're the
fastest growing economy, yes, in the fastest growing region. Correct. Tapos, nung nagka-pandemya tayo, hindi lang naman Pilipinas, bakit bigla yatang napaka-negative 9.6 tayo noong 2020. Now, daw nag-redown tayo, tandaan ninyo, hindi zero. We're coming from a negative 9.6, mag 5 or 6 tayo. So, ang dami pa nang nating aakitin. So, ang nagtulak talaga sa akin, my faith in myself. Kasi feeling ko, nung nakita ko rin naman yung mga tumatakbo, parang feeling ko, in terms of track record, pwede ko silang sabayan o pwede ko pa sila lampasan. Yes. Pangalawa, yung aking dedikasyon talaga, pagmamahal ko talaga sa public service, tsaka sa tao totoo na rin. Yan, totoo yan. Alam mo naman yun, Nick, kasi pinagdaanan ko yan. Sa Supreme Court, bawal tayo humarap sa mga tao. Tama, tama. Kasi kailangan protektahan natin si justice, walang allegation, di ba? Correct, correct. Noong pumunta ako sa Senado, all of a sudden, dahil national nga si ma'am, lahat ng tao pumupunta kay Senadora. Correct, correct. Na-experience ko rin yan. Butin lang ako, no? Kasi nung naka-Chief Justice kami, talagang secluded. Para kaming ano, ermitanya. Hindi kami pwede humarap sa mga tao. Biglang-biglang si Agnes, nung time na yon, kasi alam ko, kinuha ka na ni Miriam Defensor, eh. Mm-hmm. So, nung napunta na siya, I mean, basta nung time na naki Miriam ka na, exposed na siya sa public, biglang-bigla, it's the other world, yeah, di ba? At yung transition, medyo mahirap, kasi biglang ibang-iba eh. Oo, harap ka talaga sa mga tao, alam mo lahat ng problema, dadali nila sa'yo. Tama, oo. Talaga, alam mo, totoo yan, pag pumasok ka sa politika, pag panganak, bago ipanganak, hanggang mamatay yung tao, lahat po yan. Oo. Haharapin mo yan. Oo. Ano naman ang sasabihin mo sa tao? Oo. Eh kasi, kung ito lang talaga ang sweldo mo, oo, at yung mga tao talaga nag-e-expect sa'yo, kaya siguro yung iba, maraming naiisip, diba? Siguro hindi sila marunong siguro mag-explain. Correct. Ako naman, ang sasabihin ko talaga, ako rin po, nagsimula rin po sa bottom. Mm-mm. Pero nagsumikap po ako. Totoo yan. So, ang nangyayari talaga, ang gobyerno, nandyan po, para tulungan, opportunity, pero hindi po tayo talaga ang kalangitan. Tama. Oo. Kasi heaven is up there. Oo. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, correct, kailangan, we will provide the opportunity for you to actualize yourself, to find your talent. Uh-oh. Pero, wag po tayo aasa po sa gobyerno sa lahat. Kasi, it's get to be a big government. Ang correct problema, pag ang government, napakamarami iniintindi, kukunti lang naman, ilan ba ang mga nasa pantilya ngayon? Tama. 2 million lang. Yung 2 million natin na nasa gobyerno, alam mo kung magkano yung binabayad natin sa kanila, sa mga bonus na sila. Tama. Half of our General Appropriations Act pupunta sa kanila. So, ganyan, 5 trillion. So, almost 2.5 trillion na pupunta lang po sa mga tao. E, paano na yung 2.5? Mapupunta yan pagbayad ng utang. Mapupunta yan sa mga projects, di ba, ng mga iba't ibang ahensya. Kaya may ibang mga ahensya, wala talaga masyadong budget. Uh-oh. Kaya yung ibang mga ahensya naman, ang laki-laki ng budget. Mm-mm. Tapos hihingi ng budget, ihirit. Tapos hindi naman pala kayang gastusin. Ay, hindi nakakaasar. Tama, tama. Di ba? Kasi pag ikaw, sabi mo, kaya mong gastusin ito, dapat gamitin mo na tama. Uh-oh. Kasi dinideprive mo yung ibang ahensya ng mga project nila. Kasi ayun sana yung mag-empower. Pero yung nagpasimuno niyan si Diokno, di ba? Yung cash budgeting na sinasabi, no? Yung cash budgeting talaga, pinush na yan. Which is mas maganda compared sa dating sistema. Ang nangyari kasi nga before nga, di ba, palaging kung ano yung budget dati, di ba? Ang tendency, hindi mabababaan. Oo, tama. Oo, kasi nga, ang mangyayari is, ito na talagang operating nila. Pero ngayon, yung ginawa nila, you start from zero. Oo. You have to explain talaga kung paano mo gagamitin yung budget na yan, di ba? Ngayon, ang nangyari, ang sabi noon sa akin, narinig ko, use it or lose it. Mm-mm. Sabi ko namang ibig sabihin ng use it or lose it. Ibig sabihin, kung humingi ka ng budget, kailangan mo talagang gamitin niya na tama. Kaya expenditure. Mm-mm. Ano yung term, Nick?
Siyempre, ikaw nakautap. Pag sinabi expenditure, ibig sabihin, gastos eh talaga. Gastos eh, hindi po savings. Oo, kasi po, yung savings po, problema na po yun sa Secretary Dominguez. Tama. Ang problema po sa budget, kailangan pagkasyahin lahat ng mga expenses. At sa kaya nalilito yung mga tao, kasi pag sinasabing budget, akala nila pera na yan. Oo. Hindi yan pera, di ba? Yan ay ililikumin pa lang. Yes, kasi may panggagalingan. Problema ngayon yan ng finance. Oo. Yun. Ang mangyayari lang po, ang parang ang DBM, tayo yung mahawak ng, alam mo sa anto, yung pag merong kang faucet. Uh-huh. Uh-huh. Ang DBM, feeling ko, siya yung humahawak ng PC ng faucet. Uh-huh. 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 So, nagbubukas, nagsasara. Uh-huh. Pero yung source po ng tubig, D-O-F. Hindi po magagaling po. Tama. Ngayon, sa okay. DOF siguro uh-huh. yan. Ngayon na-explain mo yan, ano ang paborito mong mga isusulong na panukala or committee muna sa Senate since you worked with Miriam Defensor Santiago and alam niyo mga katambay maraming nakikwento sa akin si Agnes sa experience niya kay Miriam halos hindi na ito natutulog doon mangiyak-ngiyak na siya doon dahil nga sobrang stricta ni Miriam Defensor at sobrang kailangan perfect ka. Kaya nasabi ko, walang ibang pwedeng maging staff talaga si Miriam kung hindi si Agnes lang. Mm-hmm. Kasi si Agnes, napakahaba ng pasensya niyan. Mm-hmm. Kahit na, naalala ko, nagtataas ng boses sa'yo si Chief Justice Panganiba noon eh. Nagtataas ng boses sa kwarto, sa chambers. Pag pumapasok na si Agnes, kami lahat, ay salamat, nandiyan na siya. Feeling namin kasi may sasalo. Kasi, di ba? Kasi siya yung talagang punching bag. Punching bag. Problema sa Chief of Staff, akala nila napakaganda na maging Chief of Staff. Hindi. Ang hirap po kasi, sui generis ka eh. Hindi correct. Ka boss. Oo. Hindi ka rin naman part ng correct. Parang rank and file. Hindi. Oo. At ikaw lang mag-isa doon. Mag-isa lang. Floating pa. Siya lang kasi ang hinaharap talaga. At kung ano yung pagkakamali ng mga staff, siya yung sasabunin. Okay. So far, ako naman wala naman, di ba? Hindi naman ako sinasabon. Oo, kasi syempre sinin kang aming tax expert na lawyer. Ayan, narinig nyo ha. Galing yan sa boss ko. At saka, naalala mo yung party list. Di ba wala tayong tulugan? Yung una yung experience ko dyan. Nalurky ako. Kasi bagong-bago pala. Bumigay ako agad sa party list. Kasi alam mo, alam nyo po kasi, ang ponente po ng party list, Justice Panganiba. Correct. Sa amin po napunta yan. Sa amin dalawa. Pero bago po sa amin, meron din po mga naunang mga abogado. Tama. Pero umalis na rin sila, baka hindi lang nakayanan. Naloka sila. Every time po mga pasok po yung role niyo po ng party. Oo, kapag ka pa na taas-taas. Mas matangkad na sa amin dalawa ninyo. Correct. Pagsamahin po ninyo. Totoo yun. Ang amin yung record. Hindi ko akalain ng unang upo ko, binigay sa akin. Sumasay mo lahat yun. Nalurkey ako kasi sabi ko, ang daming-daming files. Kasi, at tapos mangangati ka pa kasi mga luma na, di ba? Pagkatapos, computations. Eh, syempre feel ko yun. Ay, doon ako naloka kasi, wala, ang tagal natin sa opisina noon, inaabot kami ng alas 8, alas 9 yata ng gabi. Oo, pagkailangan, paminsan magbibigay si Justice, di ba? Oo. Okay, all of a sudden, of course, meron naman tayong talagang period for, correct. For helping draft the decision correct. Para for his review. Uh-oh. Pero ang problema, mabilisan. Lalo na pag may decision, di ba, nag-decide sila. Tapos all of a sudden, pag dissenting si Justice, tapos magiging, Magiging majority siya. Kasi iba na naman lahat. Na-convince niya yung division Uh-oh. Niya, kaya yung NBAC niya, na yung kanyang dissenting Uh-oh. Opinion na magiging majority. Uh-oh. So there and then, we have to convert change. The dissenting Uh-oh. To a decision. Ilalabas that afternoon. Oo, that afternoon ilalabas. So kailangan yung opposite opinion, babaguhin namin. Uh-huh. At, ang daming computations. Nalurkey si Chief, di ba? Naalala mo, nag-print out tayo, nakahaba-haba na tinape natin. Mm-hmm. Nakatape, naloka si Chief doon. At si Agnes ang harap, sabi ko, sige na, kaya mo yan, kaya mo yan. Pero yun yung pinaka-experience. Pero sobrang tiyaga. Ngayon, assuming na nasa loob ka na nga, anong committees ang gusto mo? Siguro, ang gusto ko siguro, alam mo, mahirap talaga hawakan Mm-mm. talaga Mm-mm. ang finance, di ba? Sa okay. Senate kasi, Senate yes. Finance na naghahawak sa budget. Sa lower house, ang tinatawag po natin, Appropriations Committee. Ayaw ko sana, Mm-mm. pero importante po talaga na i-capacitate natin ang mga ahensya natin. Correct. Ayun po kasi yung ginagawa ko, kahit hindi naman po akong operations, hindi po ako ang Undersecretary for Operations ng budget, ako po yung internal management Mm-mm. at naging internal audit, Mm-mm. pero po, kailangan po talaga, strategic po talaga ang pagbabudget natin. Mm-mm. Ano ba talagang importante? Mm-mm. Siguro, what I bring is new eyesight. Mm-mm. Kasi karamihan kasi nag-handle ng operations sa DBM. Mm-mm. Nag-start from the beginning sa Mm-mm. DBM. Mm-mm. So, isang
you know, parang kabayo na myopic lang. Doon lang sila nakatutok. Hindi na nakita yung mga problema ng iba't ibang agencies. Mm-mm. And for me, because I have been to the three branches, nagturo rin po ako. Correct, nagturo. At ngayon po, naging estudyante rin ako. So, na-experience ko the highs and lows of... Oh. May libro ka pang ginawa. Alam ko, nakagawa ka ng libro. Oo. Ilan yung dalawa ba yun? So far, dalawa. Dalawa, di ba? Ano yung isa? Yung isa, biography ni Lorenzo Tañada. Okay. Yung ako po imagine, Lorenzo Tañada. Yung ako, oo. Ayun siya yung unang senador na hinangaan ko. Kasi inaral ko po talaga ang buhay niya. At ilan na to, ha? Ibang-iba to doon sa anak niya. Okay. Anyway, yung pangalawang libro na ginawa mo. Supreme Court Rulings on the Civil Service 100 years from 1900 to 2000. Ulitin natin, Civil Service? Ano? Supreme Court Rulings on the Civil Service for one century. Kita nyo? Ngayon, appropriations. Mm-hmm. How about other... Government reorganization din. Kasi ang problema ngayon, yung bureaucracy natin, minensyon mo nga si Professor Clarita Calon. Yes, yes. Nung naging undersecretary sa DBN, binigyan niya ako ng libro niya, Government Reorganization. Alam mo yung pinadala niya yung sa akin. Agnes, ha, minessage niya ako. Mm-hmm. Kasi teacher ko po si Professor teacher mo? Carl. Ako yung dinagpasan ko siya. Si, kay ano ko, kay Carolina Hernandez naman ako. Magaling din niya si Ma'am Carl. Pareho silang security expert. Talagang ito talaga yung mga strong women of the Department of Political Science at security. At puno-puno ang klase nila, ha? First class ko hindi sa UP. Hindi lang sila matatalino, magaganda. Sobra maganda, At smart dress. Correct. Ay, nako, socialera. Alam mo yung klase ko, yung first class ko na nasa tuktok sa fourth floor. Dulo-dulo pa. Yung hingal na hingal kasi lang, walang elevator. Pagdating mo roon, siya yung teacher. Pero wala naman tayo kotse roon, di ba? Wala pa, jeep-jeep lang. Eh, basta kaya mo nasa Supreme Court tayo, di ba? Mga nag-jeep rin tayo, pero nagkaroon na tayo later on. Kasi nag-ipon tayo. Nag-tsaga tayo. Sobrang tsaga. So, yun nga, si Clarita, as you were saying, si Ma'am Clarita, binigyan ka ng libro. Kasi parang kinuha siyang consultant ng Conrad Adenauer Foundation. Sabi ni Agnes, I made a study about government reorganization. Since you're already there at DBM, can we look at this so that gawa natin ng paraan, ayusin natin ang bureaucracy? Di ba mayroon tayong ease of doing business? 8 days, 7 days, 3 days. Yes. Pero alam mo, nangyari nga, hindi ko nga mahanap yung libro eh. Parang ko, oy, sabi ng professor ko, na-receive ko. Yung government agencies, we have to fix talaga our way of receiving that book. Alam mo ba, more than 1 month, hinanap ko yung libro. Bago ko nakuha yung libro, hindi ko alam kung saan napunta. But, maganda yung suggestion niya kung paparating yung babaguhin. Ang dami po kasing mga ahensya. Ito po kasi ang problema. Marami pong government agencies nag-i-exist. Akala nila perpetual. Kasi syempre, sometimes may need na kailangan nung panahon na yon. Pero hindi na ikaw kailangan. Tama. So, kailangan ka nang tanggalin. Tama. Pero ang dami mong ginagawa na para pahabain. So, sorry, ito yung pinaka-latest. Yung DAR. Okay, yung DAR. Love ko si Secretary John Castrillones kasi kasama ko yan sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Magkatabi kami niya, na-awardan yung DAR, na-awardan din yung DBN. Tapos sabi niya, Yusek Bailen, taga-DBN ka pala. Kasi kailangan namin ayusin yung treatment and rehabilitation center. Nagpadala na kami ng letter sa DBN. Wala namang sumasagot na tumutulong sa amin. Pwede ikaw na lang yung ma-assign. Sabi ko, okay. So, kasi alam po yung DAR, yung CARP na yan, anong role ng DAR para i-distribute, diba, yung mga lupa sa mga dealers. Pang ilan na ba itong distribution na to? Paulit-ulit, diba? Parang feeling ko, siguro, it's about time na ibalik ka na sa DA, sa Department of Agriculture. Kasi, ang nangyayari, parang, ano ba, bakit di mo ba ma-distribute? Ang tagal-tagal na, puro ka-distribute ng distribute, di ba? Baka siguro, kailangan na bigyan na ng tanning. Ayun. Whether submit or not, pass the paper. Di ba? Ganun yung, kung hindi mo kaya, correct. That's it, Dar. I mean, we will give you separation. Pero, i-absorb ka na ng DA. Now, before we continue, let's hold onto that thought at hihimayin pa natin kung ano mga platforma ni Agnes kasi mag-station break muna tayo. Ang bilis ng oras. Ang dami pa natin ang pag-usapan. Magbabalik po ang Tambayan. Huwag po kayo aalis. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Mga
tanghali po naman kampus tambayan. Kami po ay nagbabalik. Ako pa rin po si Dion Malano. At kasama po rin po natin na Wednesday ngayon. At our Nick Nangin. Yes, sa mga katambay-tambayers at sa mga kabungangan Nicksters, napaka-espesyal ng araw na ito. Dahil ating panauhin ay walang iba kundi ang napaka-quiet, tahimik, na tatakbong senadora pero napakatinik, tahimik lang siya pero siya ang kinakailangan ng bagong mukha sa ating Senado dahil sa kanyang kakayanan at ngayon ipaliliwanag pa niya sa atin ito. Si Agnes Bailen. Agnes, yes, Hello, great ulit. We're back. Oh. Yes. So, ngayon, ano ba yung... Siguro yung plataforma mo. Oh, sige. Ano nga ba ang aking plataforma Mm-mm. para naman makonsider naman ninyo na seryoso talaga po Mm-mm. ang aking pagtakbo. Kahit medyo late ako nag-decide. Mm-mm. Pero nung nag-decide na ako, kinarir ko na. Oo. Kaya nung October 26, in-upload ko na yung website ko. www.agnesbailen.com. Nandun po yung Mm-mm. aking plataforma. Okay. Wala po ang naisip ko na walo. Ipapatupad ko. Okay. Ano-ano yung mga yon? Una, kailangan natin palakasin ang local government code. Okay. So, local government code, at palalakasin. Kailangan natin ipatupad na ang Mandanas ruling. Ayun, which is about, briefly, ano yung Mandanas briefly, ruling kasi niya? Alam natin naman na ang taxes natin ay may hatian. Correct. Yung tinatawag na IRA, ang, Internal Revenue Allotment. Oo nga, pero pinalitan na naman ng DBM pangalan. Correct. Sabi ko, huwag napalitan. Nagugulan yung mga tao. Correct. Parang mga pangalan ng kalye, pa iba-iba. Hira na, huwag kinapalitan. Correct. At nabasa ko na naman, binalitan na naman, tax allotment ng ano ba yun? Ira po, yung ira niya. Kung ako mananalo, babalik ko sa ira. Oo, ibalik talaga. Oo, tama kasi ang gulo. Oo. Sana pati yung ano, yung pangalang ano, Ninoy Aquino International Airport, balik na sa Manila International Airport. Mas kilala naman kasi ang MIA kaysa sa NAIA. Payag ka ba doon? Pag-usapan natin yan, ha? O, alam mo naman kasi. Sige. Ako naman kasi, Mm-mm. mahirap po talaga magsilbi sa gobyerno. Mm-mm. Ngayon, kung tayo po ay nagsakripisyo Mm-mm. at kinilala, hindi ka agad-agad palitan. Mm-mm. Kaya kailangan pag-isipan, pero nakikinig nga tayo sa tao. Kasi at the end of the day, the government exists for the people. Oo. Eh, maraming nagka-clamor na ganun eh. Kaya kailangan tayo mag-hearing na kung sakasakali. Malaman talaga natin ano kasi, pang nasa loob ng tao. Correct. Kasi nung time na ginawang Ninoy yun, walang ano eh, walang hearing yun eh. Hmm. Wala rin reason. Basta sinabi lang, this will change. Period. Tapos, pinirbahan yun. Hmm. Anyway, so yun ako naman. Pero ako, napansin ko kasi, ayun ang problema kasi sa Kongreso at sa Senado. Mm-mm. Paminsan sa hearing, hindi naman ini-invite lahat ng stakeholders. Ayun, totoo yan. Kaya hindi ka tanggap-tanggap pag pinirmahan ni President. Nakakaya, di ba? Oo. Binabayaran kayo, sinasweldo lang kayo. Pili-pili lang o sino? So you're supposed to be the wise people. Deliberative branch nga kayo Kaya pinag-aaralan nyo mabuti yan. Meron kayong first reading, committee. Mm-mm. Tapos may deliberation sa hearing. Mm-mm. Tapos gagawa kayo ng committee report. Pagbigyan nyo sa plenary. Mm-mm. Sa plenary, may second reading. Ang daming dinadaanan. So, talaga bang pinag-aaralan? Kasi nakakaya, pinapirma mo kay Presidente. Oo. Tapos kaya sabihin mo, ay, wag mo na muna nating i-implement. Tama. At ito pa yung masakit. Diba? Ito pa yung masakit sa ulo. Pumasa na nga, napirmahan na nga. Pag dumating naman sa korte, lumalabas yung mga loopholes. Very, yung mga inconsistencies. Inconsistencies. Kaya kami nahihirapan sa sisisihan yung judiciary. Ay, ini-interpret lang naman kung ano yung ginawa ng mga legislators. Kaya dapat matalino at may alam sa batas. Gusto natin i-save, diba? Correct. Kasi sayang naman yung effort. Correct. Kaya talagang palpak talaga yung batas. Correct. To change. To fight it down. So yung una mo is about strengthening the LGUs. Local government. Uh-oh. Kasi nang nakita naman natin Mm-mm. ng pandemya. Okay. Lahat nasa barangay. Correct. Ikaw naman. Ang pagsilbi ng buhay pala, pwede sa barangay. Mm-mm. Eh kung gano'n naman pala, dagdagan natin yung suporto sa barangay. Tama. Para yung mga tao, hindi na pupunta... Oh, 'di ba? Bakit kailangan pumunta sa gobyerno? Una-una kailangan nila ng NBI clearance, SSS, etc. Ang proposal ko, sa barangay lalabas na lang yung tao, yung bagong graduate. Doon na. Sa barangay, nandun na sila lahat. One-stop shop. Pwede. Ang ganda niya. Trabaho na. Para magtrabaho naman sila. Sakit center, 'di ba? Oo, para malasakit center ng Bongo. Ihirapan. Kaya nga nag-i-exist para... Yun yung purpose ng devolution. Kaya nga nag-decentralize. So pala kasi diba maganda pandemic, yan. Kasi napatunayan na useful at kaya pala. Correct. Nung bisita lang halos lahat ng bagay. Correct. Kaya pala. So yun ang una. Ano pa? Kasi sinasabing parang hindi kakayanin daw. Anong mas importante? Buhay?
o yung mga services, di ba? Okay. Buhay ng tao. Buhay. Una yung trust nila ang buhay. Correct. Ang sagip ng buhay. Correct. Sa mga barangay. Correct. Yung iba, everything will follow. Tama. Ang galing. Ang ganda noon. Ano. Buhay mo na yun. Everything will follow. Oh, sige, number two. Pangalawa, para di tayo kapusin sa oras. O, number two. Kailangan malusog na mamamayan para sa malakas na ekonomiya. Ayun. Malusog para sa malakas na ekonomiya. Because the society is composed of individuals. Oo. Kung individuals, paano mo palulusugin ang kaya dapat mamamayan? Yung resources natin, ipofocus natin ngayon sa human resource. Kasi dati, ang ginawa nung sa 10-point economic agenda na nandun ako, masyado nakafocus doon sa infrastructure. Infrastructures. Kaya ang problema, kung yung mga tao nagpapatupad nun, eh mukhang mabagal maglabas ng pera. Oo. Kasi sayang, di ba? Hindi nila suspend. Tama. Pero dapat mga tao, yun. Lalo na kung may sakit, kailangan graduate, diba? Yung iba nga, diba, hindi makagraduate, correct, yung pambayad, nagpapakamatay. Oo. Ano mas importante? Yung buhay ng tao? Oo. O yung building? Tama. Diba? Yung building na hindi na nandiyan na yung pera, hindi mo pa malabas-labas, diba? So, importante, ensure natin na malakas ang ating mamamayan. Kasi yung mamamayan, panpuyan eh, hindi natin ba quantify? Kasi ang napansin ko ngayon sa gobyerno, everything has to be quantified para budgetan. Hindi ba priceless ang buhay ng tao? Tama, tama. At saka yung pagdating nga sa budget, maraming senador ang natatakot dyan. Kasi una, hindi nila naintindihan. Eh, nandito ang isang taong alam na alam, ang parang kamay niya, alam na alam yung pasikot-sikot ng budget. Kaya dapat, mas gobyerno. Kasi ng buong gobyerno. Yung budget po kasi, it's just the means. Ang nangyayari, parang kailangan i-shoot mo sa budget para malagyan ka ng, diba, ng pera sa ahensya mo. Ako, ang proposal ko, pag ako ang nasa Senado because we hold the power of the purse, I will make sure that the DBM will really be capacitating the agencies. Ayun. It will not stand in the way. Okay, so yun, capacitating the agencies. Ano pa yung isa mo pang sa agenda mo? So kailangan malusog na mamamayan. Oo, malusog. Diba? Ang pangatlo. Tapos, edukasyon. Ayun. Ang edukasyon natin, masyado nakafocus sa international standards, makakuha tayo ng trabaho. Kaya nga naging K-12 eh. Pero nakita mo naman, nung kasi nandun ako noon sa Kongreso, ng institute yan. Alam mo bang, sinimula na nila, wala pa rin yung mga curriculum? Imagine, wala pang curriculum, wala pang materials. Tagal nila lalabi, tapos wala pa yung curriculum sa mga teachers, tapos hindi pa nila masyadong titrain yung teachers. So, paano ito pagtuturo? Pilot ka naman. Eh, anong nangyayari nga? Nakakaisip sila ng isang idea. All of a sudden, national kaagad. Pwede ba mag-pilot muna kasi? Kasi panagkamali kayo, yung nasayang yung mga billion-billion na pera. Tama. Sino magpabayad dyan sa kamalian mo? At tama. Di ba sa private sector, pag nagkamali ka, si Santi ka kagad, tanggal kasi wastage, di ba? Marami tayong wastage sa gobyerno. Pero sinong liable? Di ba? Kawawa yung taxpayer. Okay, pang-apat. So, kailangan yung mga edukasyon natin, nakatutok sa ating lipunan. Kaya dapat yung educational institutions natin, kinakausap ang mga business. Correct. Kinakausap ang mga entrepreneurs. Ano ba ang kailangan ng ating lipunan? Ayun. Sa government, sa LGUs. Ano ba kailangan po natin sa LGU para makapacitate yung LGU natin? Para tututukan, magtutulungan. At sa para makatulong kaagad ang mamamayan sa communities nila. At saka din magbabayad ng renta sa magta-training, diba? Ayun. Alisin ang renta. Yung CPE, yung kay Trillanes, para sa akin, wala kakwento-kwento pa na yun. Yung kanyang CPE pa, yung professional, pagka ikaw ay professional, yung bagong batas niya. Parang aaralin ko na muna yan. Parang maglagay na naman siya professional. Yan yung bago ka maging makarenew ng license mo, ang dami mong mabayaran, ang dami mong CPE. Wala nang income yung mga tao. Ayan, kailangan lang muna i-assess muna. Correct, napakapangit kasi talaga nung ano. Siguro ang gusto niya mangyari, pero kaya bang i-implement sa panahon ng pandemya? Tama, okay, pang-apat. Responsable yung pag-angalaga ng kalikasan natin. Ay, importante yan. Alam mo, lumabas ka ako, mamaneho. Ano nangyayari sa bundok? Para dati green ng bata ako. Oo, ganyan wala na. Brown na brown na. Kaya naman pala nagbabaha. Ay, gusto ko yan. Yung pagbabaha, di ba? So, kalikasan. Kalikasan. Sustainable development. Sustainable development. Alam mo, we're just stewards. Meron pang future generation. Tama. Hindi natin uubusin lahat. Tama. Kasi, kawawa naman yung susunod na generation. Wala, nangangana sila. So, ayun dapat ang pag-isip natin. Panglima. Ngayon, kailangan din naman, yung justisya natin, eh talagang makatarungan at makatao. Kasi alam mo, parang ako,
hindi lang ako naging abogado, naging claimant din ako, mm-hmm. nag-demanda din ako. Alam mo bang, ang tagal-tagal desisyon namin yes. ng mga kapatid. Ayaw ko naman. Talo, observe ito naman, taritiksi eh. Oo. Matagal. Ang tagal. Ako po mismo, meron po akong kaso oo, mm-hmm. na final. Oo. Tatapos, ang nangyari, sabi daw, mm-hmm. eh, wala daw ba probable cause? Ah. Eh, namatay. Uh-oh. Oo, yung sasabihin ko na, I had the case, okay, mm-hmm. may kaso ako mm-hmm. sa St. Luke's kasi my mom, my opera, my operatic mom. Oh, yes, yes. Died while she was being operated. O, di ba, parang pwedeng gawan ng, ng opera, opera singer. Anyways, tinatawanan ko na lang ni kasi otherwise baka mayak ako. So, sabi ko, ano nangyari? Kasi yung last operation nga, wala naman palang therapeutic effect. Para naging guinea pig yung mom ko. So, nag-file ako ng case, namatay nga yung mom ko, ang sabi daw, wala daw probable cause. Kasi pag preliminary investigation, uh-oh. Hindi ka makadiretso sa court para i-present yes. mo yung evidence tama, mo. Tama, so parang, kung ako na, uh-oh. Undersecretary na ako na lang, hindi ko ginapit ang aking kapangyarihan. Uh-oh. Eh, ang tagal-tagal, alam mo, ngayon, inappeal ko pa kasi dinismiss nga uh-oh. Ng... So, nag-DOJ secretary ka? Na nasa DOJ... Hanggang ngayon, so ang bagal. Eh, ikaw ay isang kilala na, eh lalo pa siguro ang pangkaraniwang mamamayan. So, kailangan baguhin yan. Kasi siguro ngayon, baka pwede na natin tanggalin siguro yung mga... yun nga, yung trabaho ng preliminary investigation. Oo. Kasi napansin ko, nagtanong ako, dahil ang tagal-tagal oo. Na, mukhang ang tagal-tagal ng archives. Oo. Na, kasi kung walang pera, oo. Yung nagdedemanda. Wala. Hindi siya makaka-appear. Eh, hindi siya, pag wala siyang pera, hindi siya pupunta sa oo. Preliminary investigation. Oo. Pag ganun nangyayari, dinidismiss. So, paano yung mahihira? Kung ako na nga, undersecretary noon, eh, so, maganda yan, ako. Ha? So, ano, mapalitan din yung sa judiciary. Kailangan ibigyan na, kasi yung prosecution na yan, yung preliminary investigation, under yan sa DOJ. Yes. Nasa branch pa rin yan correct. Ng executive. Baka naman, kailangan siguro natin i-review yan, baka pwede na nating tanggalin. Kasi mag-a-appear ka naman din sa korte. Pareho lang naman. Sa doble-doble lang, doble-doble. Diba? Tama. Kawawa yung mga pagkatao mo. Lalo na yung mga walang pera. Kasi kahit sabihin, indigent ka. Eh, yung pagpapapotocopy. Tama. Pagpapasahin mo. Correct. Eh, paano kung mahirap ka? Totoo yan. Kasi nagkaroon din ako ng case na ganyan na kailangan magpo-photocopy. Eh, walang pambayad yung ang mahal, yung ano. Ang mahal. Tapos wala ka pa mapupuntahan kasi doon lang mismo sa lugar. Wala pa paminta. Magpipilit. Alam mo nangyari? Ako na nagbayad. Kasi naman patagalin ko pa. Ako na, sige, photocopy na ako. Yung mga ganung problema ng mga mahihirap. Isa pang ano, sa platform mo, number 6 na 7. Yung ating peace process natin. Peace process. Patas sa paraan sa pag-apot ng kapayapaan. Mm-hmm. Ang nangyari siguro, kasi parang bakit pa ulit-ulit pa lang yung peace, di ba? Forever na yan. Ano napansin ko kasi? Oo. Karamihan naman nakikipag-usap, puro mga lalaki. Mm-hmm. Baka siguro kailangan dagdagan ng babae. Hmm. Kasi yung babae, baka mayroong ibang pagtingin siya, way. Hindi ko sinabi lahat gawing babae. Baka it's about time na maglagay din tayo sa or balance. Because blessed are the peacemakers because they will inherit the kingdom of God. Diba? Pag naayos natin to, nako, sasagana ang buhay natin kasi hindi na tayo gagastos sa malaki, sa gera. Yan. Last, ugnayang diplomatiko. Okay. Na proprotekta sa interes ng mga Pilipino saan man sila sa mundo. Lalo na sa OFW natin. Ayun. Kasi alam naman natin na ang batas natin eh hanggang territory bound yan. Oo. Hanggang Pilipinas lang. Uh-oh. Kaya nag-develop tayo ng good relations sa ibang bansa para may reciprocity, you know. So amenable ka dun sa ano ni President Duterte na friends to all, enemies to no one. Eh, sino bang ayaw ng kaibigan? Yun ang sagot. Sino ba naman ang ayaw, diba? Independent foreign policy. Independent foreign policy. Ayan po ang pinaglalabang po ni Senador Lorenzo Tanyana. Uh-oh. Filipino first policy. Uh-oh. At yan din ang sinasabi ni Miriam. Yan din sinasabi ni Senadora Miriam. Uh-oh. Pero yung nationalist policy, mukhang, parang napansin ko ngayon, parang, napapabayaan ata yung interest ng Pilipino. Mm-mm. So baka siguro pag ako'y pala rin po, uunahin ko muna po ang interest ng Pilipinas. Kasi po, kung ako po mananalo dahil sa tulong puto ng mga tao, wala naman tayo kasi sinasabi, ba't ko pahirapan ang sarili ko? Mm-mm. Kasi kung tutusin naman, okay, yung lakas. Mm-mm. Eh, ang naging presidente niyan si Senator Ramon Revilla, asawa ni Lani Mercado Revilla. Di ba? Parang pwede kong kausapin, di ba? Pero ang nangyari nga,
Kasi alam mo, mahal ko siyempre yung mga Revilla. Tinulungan nila ako, nagkasakit ang mom ko. Mm-mm. Pero hindi po kasi ako niniwala sa political dynasty. Mm-mm. Nasa constitution po kasi yun, di ba? Puno-prohibit. Kailangan Mm-mm. lang ng may operating law. Mm-mm. Kaya parang, kaya ang hirap naman, hihingi ako ng tulong sa kanila. Mm-mm. Tapos pag nakaupo na ako, isusulong ko yung anti-dynasty bill, di ba? Tama. So, ayun yung dahilan kung Mm-mm. bakit gusto kong maging independent, di ba? Oo nga, independent po si Agnes Ebailena. Independent siya. Yes. Ang hirap po tumakbo independent. Ang hirap talaga. Oo. Yes, at saka, kasi, sa totoo, sige. Malaki ang tulong ng social media. Mm-hmm. Mm-hmm. Ito, si Agnes kasi, pansin mo, di ba, sa GC na, may GC kasi kami sa judiciary eh. Hindi ako nagsasalita, di ba? Kasi tinitimbang ko talaga. Sabi ko, sa isip ko, parang baka masayang ang effort ni Agnes. Mahihirapan siya, wala naman siyang pera. Tapos hindi naman siya talagang ganun kilala. Pero magaling siya. Kaya nag-iintay ako. And then, one time, nakita ko sa Facebook ko, sa social media, bigla na lang tinag ako. Kasi sabi ko, siguro ito yung sign na yayain kita rito. Kaya niyaya ko siya, biglang-bigla, nag-confirm siya, sabi nga niya, kailangan ba ito Wednesday? Sabi ko, oo, kasi yun lang yung time na nandoon ako eh. Kasi alam naman sa Friday kita ilagay, dahil mangkukulam ang kinag-uusapan namin. Pero so, kilala mo ako dyan, di ba? Like, hindi lang naman ikaw ang friend ko talaga ganyan. Kasi alam mo naman, kasi karamihan ng friend natin, eh talagang critical thinkers talaga. Correct, critical. Graduate tayo sa UP, di ba? Hindi talaga tayo na parang pagkaibigan. Oo, yun. Fight. Correct. Kahit na kaibigan, matalikot si Agnes at yung buong family niya, hindi ko talaga siya muna ina-entertain kasi gusto ko, sigurado ako. Oh. Eh ngayon sigurado ako, sabi ko gusto ko marinig ngayon sa bibig mismo ni Agnes kung anong kanyang plataforma. Kaya importante yung alin ng culture. Kasi sa UP kasi, dapat maintindihan. Alam nyo po, Mm-mm. sa UP po, if you can make it in UP, you can make it anywhere. Kasi po, kami-kami po talaga, grabing magbangayan. Ay, totoo yan. Diba? Unlike yung iba, kasi pag ikaw sa probinsya, Mm-mm. mas yung sense of community nandiyan. Pero sa UP pa, wala. Anak ka ng, siguro, nga, anak ka ng Davao, anak ka ng Ilocos, di ba? Anak ka ng Bicol. Ang gawin nila, ay, sa atin to, kailangan natin suportahan. Mm-mm. At na-feel ko po yan nung pumunta po ako sa Pangasinan kasi hometown po yun ang tatay ko. Yung nalaman nila na... Yung father niya po is yung kilalang forensics expert na si Dr. Bailen. Parang daddy ko rin, parang Dr. Argeta siya, pero hindi rin niya natapos. Kasi umuwi siya, nag-aral po siya sa Sorbonne. Professor po siya, pero hindi niya nakuha yung degree niya sa Sorbonne. Kasi hindi na siya bumalik sa Paris. Kasi noong panahon na yun, masyado magastos. At na-miss niya kami kasi ilang taon siya doon. So, hindi na siya bumalik sa Paris. So, hindi na niya nasabit ang kanyang draft thesis. So, ano ulit ang tanong mo? Alam mo, napunta tayo sa... kasi kaya, kinurek ko, alam mo kasi kailangan daw, wag fake news, di ba? Kasi baka sabihin nila, nag-claim ako, doctor ang daddy ko, hindi naman doctor. Kaya kinarify ko, tsaka si daddy, anthropologist. Anthropologist, totoo yan. And I think siguro, yung background kasi na anthropologist, kailangan talaga, alam mo yung open ka eh. You don't judge. Mm-mm. When you go to a community, Mm-mm. you listen to the people in the community. Mm-mm. You don't come, ay, graduate ako na UP, do it all ako. Mm-mm. Pero ang alam mo lang, by the book lang. Mm-mm. Tama. Pupunta ka sa isang community, Mm-mm. you tell them what siguro, to do. Siguro in one sentence, ano yung parang ano to doon, slogan mo? Or... Kakayahan at prinsipyo. Ayun, ulitin natin. Kakayahan at prinsipyo. Prinsipyo. Okay. Ngayon, siguro ito hindi alam ni Agnes kasi gusto kong sabihin to sa inyo. Baka magulat si Agnes kasi never ko to sinabi sa kanya. Alam niyo kasi 'di ba ako namatay na yung mommy ko, 'di ba? 2018. Hindi ko alam kung alam mo niya yun, Agnes. Ngayon mo lang nalaman. Kasi tagal na din nakita. So namatay ang mommy ko 2018. Ayoko biyak. Pero anyway, yung mother ni Agnes, si Josie Bailen, is an opera singer. During the years, nakilala ko siya through Crisan eh. Si Crisan Manikad kasi is an opera singer. Nag-attend si Josie Bailen sa isang concert namin. Lumapit siya sa akin at sinabi niya sa akin, never give up your piano. Sabi niya, sobrang hanga siya sa akin. Di ba ang kwento ko nga, alam to ng mga Nixters, na malayo ang loob ko sa mami ko. Kasi she never supported my music. Yes. But it was Josie Bailen who made me, who appreciated me and sabi sa akin, never give up your music. Sinabi niya yan sa akin. From that time on, I looked at her as my mom. Hindi mo yan alam.
And she looked at me as her son. Daughter. kasi si Igor is one day apart kami, although several years apart. September, ang birthday niya, September 2, di ba? O 4? 4. Ako 3. Si Igor nung time na yon nasa Paris at saka nasa New York pa yata siya or whatever. Nasa, pumunta ka na concert ka sa Paris, sa Paris. American. I was able to perform. To church. Because, yeah, sa Iglesia American. Oh, because of Igor, yung brother niya, na hindi mo nga alam yun eh, nalaman mo na lang after. Hindi ko alam, magkapatid pala kayo ni Igor eh. Kasi si Igor attended my concert before and sobra siyang nagsupasabi niya sa akin, play in Paris. Di ako naman, sige, although hindi ako prepared, pero sige. Later na lang nalaman ni Agnes kasi nung pagbalik ko, may nag-message sa'yo na na-feature ako sa Euro Channel sa abroad, di ba? Nag-perform siya. Alam ko nag-perform ka na sa isang church. Oo. Tsaka alam mo yun ang maganda sa people of Paris. Mm-mm. Kasi it's grabe yung support nila sa art, di ba? Correct, correct. Natawa nga ako, di ba? Sabi na, Igor, ilibre mo nga ako. Kasi alam mo, nag-pass the hat doon. Oo, nag-pass the hat. Nawala ko ka pera-pera, tapos nag-pass the hat, nagkarutuloy ako ng pera because of that, yung donation nila. Anyway, si Igor kasi was my impresario. Siya yung ano ko, taga-support talaga, kaya ako nakatugtog sa Paris. Ngayon, edi, since wala siya sa Philippines, si Josie Bailen looked at me as like her son. Kasi ka, diba, ikaw rin nagsabi, parang kami ng ugali rin ni Igor. Sabi mo, parang ka rin kapatid ko, di ba? Mga ganun ka. Oh. So, si Josie Bailen, I looked at her really like my mom. That's why when she passed away, ako mismo nag-volunteer kay Agnes. Yes. Sabi ko, kaya hindi ko makakalimutan yun. Nagtugtog ako, di ba? Pinilit. Ako lang ang pianist. Ako lang. Kasi si Agot naman is a pianist of all the singers. Ako lang yung nag-solo. Kasi sabi ko, it's my way of thanking Josie Bailen. And ako naman, sabi ko, kahit na very close ako kay Agnes, hindi ko nga siya iniyayaya magsalita. But then, I want to tell everyone na yung kakayanan ni Agnes is because of the graces of her mom also. And if her mom believed in me, her mom would also believe in her. Mm-hmm. And yun ang reason kaya nandito si Agnes ngayon. And I can only thank si Josie Bailen for that. And thank you, Agnes, for guesting our show. Maybe your parting words. Hindi itong first and last. Nangyayari siya ng face reveal daw. A face reveal daw? Sige, pakita mo. Tanggalin mo lang para makita ka sa camera. Ito yung camera mo. Ayan. Pakita ka lang sa camera. Ayan. At sa kasi Agnes, nag-aral yan sa Frank Provo. Alam ko yan. No? Nag-aral ka ng ano ba yung makeup pa here? Kay Ricky Reyes. Hindi kay Frank Provo. Hindi ka pa ng Frank Provo? Ricky Reyes ako. Doon ko na-discover kasi yung mga kaibigan ko. Kasi magtakip ka na magtakip ka na. Hindi kasi marunong din na mag-gupit. Ang cubicle kasi katapat ko siya. Katapat yung cubicle ko ng kanya. Kaya alam ko, pati scuba diving, mga kung ano-ano mga pinag-aaral. So talagang si Agnes is isang gem. Huwag natin pakakawalan kung gusto natin mga bagong mukha sa Senado. Paalim ka na, Agnes. Mga kababayan, maraming salamat po na nagbigay niyo po yung oras para makinig po sa akin. Isa pong bagong mukha na humaharap po sa inyo, na pinipresenta ko po ang aking track record at ang aking puso po sa public service. Yung makinarya po, wala po dahil ako po ay independent. Mm-mm. Wala rin po akong pera na katulad ng mga kasama ko na lumalaban. Mm-mm. Kasi most of them come from political dynasty. Mm-mm. Ako po, pag uupo po ako, ang interest lang po ninyo ang ipaglalaban ko. Mm-mm. Kasi wala namang pong business ang pamilya ko eh. Tama. Diba? So maraming salamat. So Agnes, talagang gusto ko lang kasi minayon ko ng mami kong ako. So talagang pagpapasok po kayo sa public service, kailangan po may pagmamahal. Mm-hmm. Ang nanay ko po, tinuro po niya sa akin na kung paano magmahal, mag-appreciate ang papa, mataas, mababa. At pagmamahal sa Diyos. Alam ko yun. Ang pinaka-importante. Yun ang talaga alam ko, very, very, because family that will nila. Sustain you. Correct. When you begin to doubt correct yung relationship mo sa mga correct tao, Lord, bakit ganito yung mga tao? Parang yes they misjudge you. Mm-mm. But you just have to have faith talaga pero in God and in yourself. This is not the last, ha? Oh. Iyayain pa ulit kita, Agnes, para mas malalim pa ang ating matatalakan. Oo, para na makinala si John din. Anong number po sa balota, sabi nila? Number 5 po. Number 5! Give me 5. Yes, give me 5.
Ay, 5 million. Mga kasambay, paalam na tayo. Paalam. Pasensya na ha. Ang susunod na programa po ay Pilipinas. Ngayon nakasama of course si Yusek Robert Rivera at si Lady Eliza. Magbabalik po ulit bukas ang tambayan. Iboto po natin number 5, si Senator Agnes Bailen. Tambayan sa DWIZ.